Mga kadahas, yung kuminto ko doon tungkol sa mga bata na mga pasaway doon sa Katmon, Cebu, yung Tinubdan, Katmon, Cebu. Alam ba ninyo na mga pasaway talaga itong mga bata na to? Saan kaya yung mga magulang nito? Bakit di nila binigyan ng magandang payo tungkol dito sa ginawa nila? Kasi alam naman natin pandemic ngayon, bawal maglakad-lakad. Ginagalit nila ako eh. Inababawasan yung mga muscle ko dahil sa mga ginagawa nila. Kita nyo naman, muntik na silang malagasan ng buhay dahil sa ginagawa nila. Yung mga bata ngayon, wala na talaga. Ang titigas ng mga ulo. Akala mo sino na sila eh. Eh ngayon, kung namamatay sila doon, sino sisihin? Yung mga magulang na naman. Oh, kita nyo naman, oh. Biglang lumakas yung tubig at naanod sila. O di, nagpanik na sila ngayon, takbuhan sila para silang mga pusang dala. Kita mo yan ang lakas ng buhos ng tubig na yan, oh. O, muntik na sila mamatay sa mga kalukuhan nila, paligo-ligo sila doon. Siguro itong mga tanga na itong mga kabataan na to, walang ibang gawa, kaya puro na lang good time. Walang ginagawa, puro pasaway sa kanilang magulang. Kaya itong mga bata na to, hindi nila iniisip na tag-ulan ngayon. Buti walang kidlat. Dapat tamaan sila ng kidlat eh. Kasi sa ginagawa nila, kita mong laki-laki ng tubig, naiwan pa yung isang tanga. Yung sa gitna, tanga-taga itong bata na to eh. So, yung iba, sinasubukan nila itong anuhin, yung isip yung life niya. Kaso lang, hindi na kaya yan. Kaya dito, lesson learned na to sa mga kabataan ngayon. Hoy, kayong mga kabataan ngayon, dapat mag-iingat kayo. Di kayo lagi pasaway sa magulang nyo, titigas ng ulo nyo. Gusto nyo, papapagbubug kayo kay, bubugbug kayo kay Buy Ungas. Lakas ni Buy Ungas. Bubugbug talaga yon. Duguguan kayo doon. Sa kay Buy Tapang, mga matapang yung mga kumakain ng mga iba't ibang sari ng pagkain. Kagaya ng mga uod sa mga salagubang. Eh, dapat itong mga bata na ito, sumasayaw na lang ito ng lamok eh. Sa bahay nila eh, yung kay Wamos. Tigas ng ulo eh. Mabuti na lang. Hindi sila namatay doon sa ginawa nila na yun. Bakit yung mga kabataan ngayon, mga kadahas, mga tigasin na talaga. Ayaw makinig sa magulang, gusto nila sila yung tama. Mali yun. Kita mo, muntik na malagas yung buhay nila sa kalukuhan nilang paligo-ligo yung sa Pulse, sa Tinubdan, Cebu, sa Katmon. Ay, naku. Tigas ng ulo itong mga bata na to. Kita mo naman, oh. Sus. Ay nako, ano kaya mga reaksyon nito dito mga kadahas? Comment nyo lang sa baba kung ano yung masabi mo dito sa mga batang ito. Napakatitas ng ulo. Siguro pinabayaan lang ng mga magulang ito. I-address ko na lang ito sa mga magulang. Kita mo, pag nawala na matay sila lahat, payak-yak naman. Oh, bakit pumunta doon? Sisihan na ng sisihan. Ganun naman talaga lagi. Yung pagsisisi lagi sa huli. Wala naman nagsisisi na sa una. Yun lang, yung bumibili ng kalabaw. Na nagsisisi na nasa una. Nung habang hinihila niya yung kalabaw. Na bakit nabili niya yung kalabaw na yun? Eh, payat naman. Saka, daming puto. O nga mga kadahas. Kayo na lang mga humusga dito, mga bata na to. Ha? At maraming salamat sa inyong panunod. At dahil hindi masyadong maganda yung kuminto ko dito.
kung may nasaktan man, pasensya na. Kasi tama naman talaga yung sinasabi ko. No? Mga tanga talaga itong mga bata ito. At saka walang pake sa kanilang buhay. Patay kung patay. At bahala na kayo dyan. Eh kung gusto kayo, kung galit kayo sa akin, o hamunin nyo lang ako, suntukan tayo. Basta, pagpunta nyo dito, lalangoy kayo. Kasi nandito ako sa China. O maraming salamat. At sa sunod, kita-kita na naman tayo sa sunod kong video. Kung gusto mo, nagustuhan mo yung video ko. Kung hindi, huwag ka na mag-like. Kung gusto mo, mag-like ka. At kung nagustuhan mo rin, subscribe ka na lang din. Kasi